Papi, malapit na ba tayo? Ihing-ihi na kasi ako. Hindi mo naman sinabi na malayo pala to. At liblib tong lugar nyo. Sabi ko kay Kiko nang may halong pareklamo. Paano naman kasi? Talagang sasabog na ihi ko? Naparami inom ko kanina eh. Paano ba naman? Refillable yung soft drinks dun sa kinaina namin. Nakalimang basong soda ba naman ako? Tsaka tatlong iced tea. Puro ko reklamo. Paulit-ulit kita pinaalalahanan. Huwag kang iinom na madami. Kayaan mo na. Tiis mo na. Malapit na naman tayo. Tsaka in the first place, ikaw naman nagpilit dumayo sa lugar namin, no? Sagot ni Kiko. Nagbitaw na lang ako ng sarkastikong ngiti na may pagtango. Hindi ko na talaga kaya. Kung kaya naman, kinuha ko yung tumbler niya. At alam niyo na, alam na this mga homies. Isinirit ko na ang hose ng bumbero. Laking gulat ko nang halos mapuno ko ito. Nang nakita ni Kiko, agad tong nagsalita. Ay gas! Loko-loko ka talaga! Hindi lang kita kaibigan, binuntal na kita eh. Tapo mo na nga yan. Kadiri ka. Baboy talaga nito, palitan mo yan ha. Ibinato ko na ang tumbler na bininyagan ko. At biniro-biro ko na lang siya. Para mawala ang galit. Nang makarating na kami sa kanila, ay ramdam kong inis pa rin sa akin ang kaibigan. Kaya nanatili akong nakikiramdam. Sinalubong naman kami ng kanyang ina at iba pang mga kamag-anak. Mga iho, halik kayo sa loob. Kumain na muna kayo. Paanyaya ng kanyang ina. Agad kaming sumunod. At habang kumakain, ramdam ko ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga tao. Paolo, doon ka pa rin ba nagtatrabaho sa restaurant? Balita ko, manager ka na daw doon . Magaling na bata talaga ito. Alam mo, nikukwento ka namin minsan ni Kiko . Kaya alam ko na malapit kayo sa isa't isa. Sabi ng inay nito. Talaga tita? Nababanggit pala ako ni Kiko? Uy, Kiko, baka kung ano-anong kinikwento mo tungkol sa akin kay tita . Biro ko. Matapos kumain, ay lumabas muna ako sa kanilang bahay para magpahangin. Ay, wala talagang tatalo sa sariwang hangin, sabi ko. Mabilis akong sinundan ni Kiko at mabilis itong nagwika. Kala ko kung ano na namang kalokohan ginagawa mo. Kinabahan ako nung nawala ka sa paningin ko . Siya nga pala, Paolo. Nakalimutan ko sabihin. Maganda naman dito sa amin. Tahimik, yapa, at ligtas naman. Pero sana kung maaari, huwag ka nang maglalagay dun sa bandang kanluran na looban. Sabi ni Kiko na agad ko namang sinuklian ng pagtango. At as usual, sarkastikong ngiti. Sa mga nakikinig po, ang ibig sabihin ng looban ay magubat na parte. Nagtaka ako sa babala ni Kiko, kaya inusisa ako kung bakit, pero hindi niya ako sinasagot. Ang sabi lang nito sa akin ay huwag na akong magtanong at makinig na lamang ako. Sa totoo lang nawiwirduhan ako sa ugali ko at sa personalidad ko, kasi sa tuwing may gusto kong malaman o kapag pinaglilihiman ako, mas lalong tumataas ang aking curiosidad para tuklasin ito. Kinabukasan, mga bandang alas 3 ng hapon, naisipan kong tunguhin ang sinasabi nilang looban. Sobra kasi akong nahihiwagahan kung ano bang meron dun. Nang mga oras na yun, sakto namang wala si Kiko. Dahil nagtungo sila sa bayan para mamili. Tanging mga kaanak niya lang ang naiwan.
inihanda ko na ang bagpak ko, airsoft at flashlight kung sakaling abutin ako ng dilim sa daan. Habang tinataha ko na ang daan papunta sa looban, wala namang kakaiba akong naramdaman, kaya tinuloy ko lang ang paglalakad. Nang nakarating ako sa lugar, napasabi na lang ako na eto talaga si Kiko. May masabi lang talaga no? Wala namang kakatuwa sa lugar. Makabalik na nga lang. Bitaw ko sa sarili ko nang makarinig ako ng kaluskos at mga paggalaw ng mga puno. Natakot ako kasi baka kung ano na yun Baka sawa o hayop na mabangis. Kaya inihanda ko na ang airsoft ko at papaurong na naglakad. Nakaramdam ako ng kaba, ng pagkasindak. Ako ay nahintakutan ng mga oras na yun. Nakarinig ako ng malakas na hingal at pag-angil ng isang nilalang. Nang mga oras na yun ay hindi na ako nagdahan-dahan. Nagtatakbo po ako nun dahil nakita ko ang panginginig ng matataas na talahib. At dun mismo sa talahiban ay nakakita ako ng tatlong pares ng mga mata. Nagsisisigaw po ako ng mga oras na yun. Naramdaman ko po nang biglang may humatak sa mga paa ko at bumagsak ako sa lupa. At pagkatapos nun, nawalan na ako ng malay tao. Nagising na lang ako nang mag-uumaga na. At nadatnan ko si Kiko at ang kanyang ina na nakabantay sa akin. At bigla na lang itong nagwika na, "Mabuti naman at gising ka na. Iba rin talaga ang masamang damo, no? Mabuti ka mo at nabutan kita doon bago magdilim." Sabi naman ni Kiko at napailing na lang ito. Buong paliwanag naman ng nanay ni Kiko ay may pinaniniwalaan na may mga halimaw daw o nilalang doon sa kakahuyan at naninirahan sa mataas na talahib. Minsan may mga bata na napapadpa doon na hindi na nakikitang muli. May mga mangangahoy at mangangaso naman ang nangahas magpunta doon na hindi na nakalabas ng buhay. At kung makalabas man, ay may mga karanasang itong baon-baon at nangakong hindi na muling babalik doon. Sa lahat ng nakaranas, ni isa walang makapagsabi kung ano ba talaga ang itsura ng naninirahan doon. Ilan ka lang sa mga taong maswerteng hindi naging hapunan ng nilalang. Pasalamat ka, kalmot at sugot lang ang natamo mo. Hindi kami ginagalaw ng mga iyon dahil nare-respeto nila ang aming tirahan. Alam nila kung hanggang saan lang sila. Sana ganun din tayo. Ganun ka rin sa kanila. Wag na wag nating gagambalain ang mga nilalang sa talahib. Yo, what's up mga boss? Isa pong maiksing channel promotion para sa mga kapatid nating bagong horror channel. Unahin ko na po si Boss Aries Crib Horror Tales. Mga boss, please visit her channel. And also, pati na rin po kay Boss Ang Mensahero. Yan, talagang solid po talaga. Isa sa mga naririnig kong bagong horror channel na solid talaga. Please mga boss, please visit also his channel mga boss. Kung maaari lang po sana. Yun lang po. Tsaka isa po pala, si Boss Harvey Q. Siya po si Boss Freestyle King na nagsulat nung ating manliligaw before. Kung naalala nyo. Mga boss, visit also his channel, Harvey Q. Ilalagay ko po sa description yung mga links nila. Please support the new channels, horror narration channels mga boss. Yun lang po, maraming salamat. Oops, teka. Meron po palang nagpapa-shoutout sa akin.
si Boss Yen Watanabe. Yan boss. Shoutout boss, Yen Watanabe. And yun po mga boss, I think mag-shoutout po tayo sa next videos. Gagawa po ako ng bukod na shoutout para po pa-thank you. Dahil sa wakas, monetize na po yung ating channel mga boss. Yun po mga boss, sana mahintay niyo po yung bukod na na-upload na yon para sa pa-thank you ko sa inyo. Yun lang po talaga. Maraming salamat po mga boss. Ingat po ang lahat. God bless us all. Incognito Stories, signing off.